Magandang araw sa atin lahat. Muli nagbabalik tayo upang gumawa ng panibagong reaction video. Bali, base ito sa napanood nating balita, ang Pilipinas, USA, Australia, Japan at New Zealand ay nagkandak ng joint maritime exercise sa South China Sea. At isa pa sa ating gagawa ng reaction video, chinallenge ng Japan ang China sa kanilang claim sa Taiwan Strait. So bago tayo mag-umpisa ay nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumututok sa ating content. Ayan, at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So umpisa na natin tong bago nating reaction video. The five nations, Philippines, US, Australia, Japan, and New Zealand on Saturday held joint maritime exercises in the South China Sea. For the first time, New Zealand participated, sending its HMNZS Aotearoa to join other warships, including... Kung titignan natin, limang nasyon yan. Ayan. So yung New Zealand kasi malapit rin niya sa Pacific Ocean. Ang Amerika, ganun din. Australia, ganun rin. Ang Pilipinas, Japan, ganun rin. So, isa yung mensahe para sa akin. Kasi nga, noong nakaraang araw ay nagpalipad ng ICBM or Intercontinental Ballistic Missile ang China. So, nag-send ng message ang China sa mga bansang nakapalibot sa South China Sea at Pacific Ocean. Pinapakita lang rito na hindi papatinag itong mga bansang ito na malapit sa Pacific Ocean o napapaligiran nila ang Pacific Ocean, di ba? Kasi kapag ka nagpasindak sila, endgame na, minanalo na yung China agad, di ba? So ito ay isang mensahe para sa China na hindi sila matitinag kahit na anong rocket pa yan, kahit na ano papali pa rin nyo. Dahil meron din sila niyan. Diba? So, panoorin pa natin. The US, yes, USS Howard and Japan's JS Tsunami in Manila's exclusive economic zone. The drills aim to boost military cooperation in the region amidst rising tensions. Kasi kailangan talagang tupad yung batas dito, yung international law. Kasi parang daanan ng market yan Access ng market yan from India, bababa yan, papunta ng Malaysia, papunta ng South China Sea. Papuntang Japan, papuntang US, hindi nila pwedeng angkinin yan ng China. Diba? Kasi international water yan Diba? Ang pinipilit ng China ay kanila raw yan. Pinipilit nila sa kanila yan. Hindi nga sa kanila yan. Base raw sa history. Walang nagsasabi sa history na sa kanila yan. Diba? Kaya napakarami nilang sinakop na mga lupain dyan na hindi naman sa kanila. Ngayon, etong US, ipapatupad nila ang batas. International law. Hindi mo pwedeng yan, angkinin lahat yan. Marami kang makakabangga dyan. Ang gusto kasi nilang mangyari, makontrol nila yung merkado dyan sa South China Sea, yung mga dumadaang merkado papasok ng iba't ibang bansa. So, ang gusto nila, para magkakaroon ng toll, kasi nga, sa kanila raw yan, lalagyan nila ng toll, income na naman yun, para mabus yung ekonomiya nila sa China. So, hindi pumayag ang mga bansa nakapaligid dyan dahil hindi naman talaga sa kanila yan. So, panoorin pa natin to. The exercises followed recent clashes between the Philippines and China over the disputed Scarborough Shoal, controlled by China for over a decade. Just days earlier, Australian and New Zealand vessels sailed through the Taiwan Strait, a critical waterway for the straining ties with China. Meanwhile, China carried out military drills in portion of the South China Sea. The exercises came as the Philippines, United States, Australia, Japan, and for the first time, New Zealand conducted joint maritime exercises in disputed waters. Pero mo sinabayan nila yung exercise ng Pilipinas, Japan, Australia, US at New Zealand, di ba? Waterway. The exercises follow a series of air and sea encounters between the Philippines. Ano na to Ano nangyayari dito? Tapatan na to Hindi na yan nag-iiwasan, nagtatapatan na yan. So, hindi natin alam kung, kasi ang usapan dyan, kung sino unang magpaputok Yun ang kukundinahin sa international community. Kaya walang nagpapaputok sa kanila. Iniiwasan yung gera. Ang pinapairal, yung peace talk na tinatawag, diba? So, kasi ang mangyayari dyan, halimbawa, nauna yung China, mangyayari yung ginawa ng international community sa Russia, 'di ba?
hinold yung mga export, import ng Russia, parang nakulong sila. Ngayon, nawalan sila ng masyadong, wala sila masyadong mga export, import sa iba't ibang bansa. Pagtutulungan sila. Yun ang iniiwasan rin ng US na huwag silang magkamali. Diba? So, ang ginagawa ng China dito, nagpo-provoke sila. Nagpalipad sila ng missile. Although, meron namang advice, pero hindi nila karaniwang ginagawa yun eh. Yung magpapalipad ng ICBM sa Pacific Ocean. Kaya talagang, that's a message. Hindi yung pangkaraniwang missile practice lang. Ayan, so panoorin pa natin to. Philippines and China, which have sparred over disputed areas of South China Sea, including the Scarborough Shoal, one of Asia's most contested features. The shoal has been occupied by China's Coast Guard for more than a decade. China claims nearly all of the South China Sea, despite overlapping maritime claims by Brunei, Malaysia, the Philippines, and Vietnam, angering its neighbors. Biro mo ha, hindi nila naisip yun. Napakalayo ng Spratly Island sa kanila, inaangkin nila. Di ba? Sobrang layo. Gustong-gusto, gahaman kasi itong mga to. Sa totoo lang, gahaman to. Bold move. Chinalenge ng Japan and China. Ayan, so panoorin natin. It signals a significant shift in policy. Japan has sailed a warship through the Taiwan Strait for the first time, drawing sharp criticism from China. Our next story explores how this bold maneuver by Tokyo underscores growing tensions in the region as the U.S. and its allies increase their military presence to challenge China's territorial claims. Japanese destroyer JS Hazanami's passage through the Taiwan Strait has sent shockwaves across the high seas. China is seeing red. The Japanese Itong Japan, may ibubuga to eh. Lalaban talaga to sa kanila dahil kaya nilang tapatan yan eh. O kaya pa nga nilang higitan yan eh, yung China na yan eh. Dahil kung titignan natin, yung advanced technology ng Japan, wala pang nakakapantay talaga sa mundo. Although meron, US, hindi natin alam yung mga secret na ano nila, na ginagawa nilang advanced equipment, weapon, hindi natin alam. Kasi ibang ano pa yun, pang ibang dimension pa kumbaga kung tawagin. Pero kung military yung present, hindi nila kayang tapatan ang Japan. Ayan, yung China na yun, hindi nila kayang tapatan. Destroyer was flanked by vessels from Australia and New Zealand. The ships passing through the 180-kilometer Taiwan Strait for military exercises in the south. Eh no, malapit talaga sa ano, sa China oh. Dapat lang ganyan ang gawin nila kasi pumapasok rin naman yung China dun sa ano nila eh, sa exclusive economic zone nila eh. Kaya ginagawa rin ng Japan kung ano yung ginagawa ng China, di ba? China Sea represents a clear challenge to China's territorial claims. China's military is now on high alert. It has lodged a formal protest against Japan's actions. Ngayon, pag ginawa sa kanila, magpo-protesta sila. Pero pag sa kanila, sasabihin nila, amin to eh. Oh. Diba? Ewan ko kung anong tumatakbo sa isipan yan. Urging Tokyo to refrain from what it calls disrupting cross-strait stability. In a rare move, the Chinese army released footage showcasing its tracking and monitoring of foreign vessels in the strait. A clear message of its vigilance and displeasure. 中方对日方此举的政治意图高度警惕，已向日方提出了严正交涉。日方在1972年中日联合声明中就此作出过明确的承诺，即日本国政府承认 self-defense force entering Taiwan Strait. So pag sila ang pumapasok sa ibang bansa, yung mga exclusive economic zone ng mga bansa, ayos lang. Kapag ka ang bansang Japan o Pilipinas, US, ang pumasok sa sinasakop nilang teritoryo, mali, di ba? 中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。中华人民共和国 Hindi ko alam kung anong batas talaga yung sinusunod nila, pero para sa akin, batas lang nila sinusunod nila. Hindi talaga sila sumusunod sa international law. May sariling mundo nga itong mga to. This development comes amid increasing military activities in the region.
Eh, nun dami oh. Tignan nyo mabuti oh. Russian and Chinese warships are conducting joint naval exercises. Yan ang kakampi niya, yung Russia eh. Yung China. Kasi pareho silang communist country. In the sea of Okhotsk, further complicating the strategic landscape. Large anti-submarine Russian destroyers, corvettes, joint Chinese destroyers and the frigates near... Biro nyo, grabe yung ano, mga gamit talaga, no? Ibang klase, sana magkaroon din tayo niyan sa Pilipinas para naman may pagtanggol natin yung bayan natin, di ba? Japan's island of... Lalo na yung mga sundalo natin, may pagtanggol din natin. Kasi sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya, pag modernize ng mga warplanes natin, naval ship natin, coast guard ship, ayan, pati yung mga barrel, eh doon may pagtatanggol ng sundalo yung sarili nila, di ba? Hokkaido. The two navies recently conducted one of the biggest naval exercises in 3 decades. The US and its allies, including Canada, Australia, Britain, France, and recently Germany, have sumama na lahat, di ba? Kasi kapag ka nagkagera na yan, para alam na nila kung anong gagawin, di ba? Kaya sumasama na sila sa mga practice na ganito kasi hindi na malabong magkaroon ng gera. O ayaw naman natin magkaroon ng gera kasi talaga maraming madidisgrasya, maraming mamamatay, maraming maapektuhan. 'Di ba? Yung mga buhay natin pangkaraniwan, lalo na tayong mga Pilipino, eh hindi naman tayo mayayaman eh. 'Di ba? Hindi naman tayo makakaalis agad dito sa Pilipinas kapag nagkagera, dito lang tayo eh. 'Di ba? Ayaw rin natin magkagera. Pero kung gugustuhin ng mga malalaking bansa, wala tayong magagawa. Been increasingly transiting the strait to reinforce its status as an international waterway, much to China's anger. Naku, para sa akin, di ko naiintindihin yung galit niya kung may ganyan akong pantapat sa kanila. Ja, das kann ich bestätigen. Und das Signal ist ein ganz einfaches, was wir immer vertreten haben und auch ich immer vertreten habe. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch. O nga naman, international water yun eh. Hindi nila pwedeng hadlangan yun, di ba? Kahit na anong galit nila, inis nila, hindi sila pwedeng humadlang sa mga gustong dumaan dun, di ba? Hindi naman kanila yun eh. Japan, the move represents a significant departure from its long-held policy of not directly challenging China. It aligns Tokyo more closely with the US and its allies in their efforts to counter Beijing's expansionist ambitions. The Chinese are also keeping the Taiwanese on the edge. Taiwan's Defense Ministry says 43 Chinese military aircraft and 8 naval vessels were detected around the island in a 24-hour period. Beijing asserts it will never renounce the use of force to bring Taiwan under its control, with Chinese leader Xi Jinping in recent years upping the rhetoric of unification being inevitable. Bureau Report, Vion, World is One. For all the latest news, download the... Ayun, so ayun lang yung ating bagong content ngayon at nag-aabang pa tayo ng mga balita. Ang pagkakaalam ko rin sa Israel ay pinapauwi na yung mga Pilipino dahil nga napakadelikado na doon, lalo na sa Lebanon, nagpapalipad na sila ng mga missile, tumatama na sa mga residential area. Kaya napakadelikado na. Bali ayun, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumatangkilik nitong ating vlog. Ayan, nung ating reaction video. At huwag nyo nga po palang kalimutan muli mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. At magkita-kita po tayo muli sa susunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!